May mga taong kahit na minamaliit mo na, ay gagawan ka pa rin ng kabutihan. Gaya na lang ng tampok sa kwento natin ngayon. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel. Subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Kilala sa lugar nila na isang mabait na tao itong si Doña Clarissa at Don Ramon. At mapagkawang gawa sa mga taong kapos sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasama ng asawa niyang si Don Ramon, ay halos araw-araw ang mga itong busy sa pag-aasikaso sa mga taong pumupunta sa bahay nila para humingi ng tulong. At sinisigurado ng dalawa na wala ni isang hindi maaambagan ng tulong. Dahil sa ginagawa ng mag-asawa, ay nakilala ang mga ito sa lugar nila. At napalapit sa kanila ang loob ng karamihan sa mga tao doon. Ngunit, kahit gaano pa kaganda ang ipakita natin sa isang tao, ay meron pa rin talagang hindi makontento sa kung anumang kanilang natatamo. Hanggang isang gabi, habang nagpapahinga ang mag-asawa at nanonood ng television, ay binulabog sila ng mga kalalakihan nang pasukin bigla ng mga ito ang bahay ni Clarissa. Nanginig sa takot itong mag-asawa sa mga sandaling yon at natakot para sa kanilang kaligtasan. Maswerte na lang at hindi sila sinaktan ng mga kalalakihang iyon at tinangay lang ng mga ito ang mga pagkain at ibang mga kagamitan nila. Dahil sa pangyayaring yon, ay natroma itong mag-asawa at bigla na lang tinigil ang kanilang pagkakawang gawa at sinara ang bahay nila sa mga taong nangangailangan ng tulong nila. Isang araw nga, saktong papalabas ang mag-asawa ng gate ng bahay nila. Nang makasalubong nila, sa tapat ng gate, itong isang ina na may kaedara na, hatak-hatak ang dalagitan nitong anak na nanghihina at mukhang merong karamdaman. Sandaling napatitig ang mag-asawa sa mag-inang iyon na parang nakakaramdam na ng awa. Ngunit mas nangibabaw ang galit nitong si Clarissa nang bigla na lang bumalik sa isipan nito ang traumatic nilang napagdaanan. Kaya mas pinili nilang pagkaitan ng tulong ang mag-inang iyon. At kanila na lang silang nilagpasan. At tumuloy na ang dalawa sa lakad nila. Simula sa araw na yon, ay hindi na muli nasilayan pa ng mag-asawa ang mag-inang iyon na mag-abang sa kanila sa labas ng kanilang bahay. 5 taon ang lumipas, sa kalagitnaan ng dilim habang binabaybay ng mag-asawa ang daan pauwi ng bahay nilay, bigla na lang tinamaan ng pagkaantok itong si Ramon habang nagmamaneho ng kotse nito. Hanggang sa nakatulog na nga ito siya, dala ng sobrang pagod habang siya'y nagmamaneho. Sa nangyaring yon, ay nagresulta ito sa kanilang masidhing pagka-aksidente. Nang tumilapon ang sinasakyan nilang kotse at nahulog sa isang malalim na bangin. Nagkaroon pa ng pagkakataong makasigaw ng tulong itong si Clarissa bago ito siya mawalan ng malay. At dahil sa liblib ang lugar ng pinangyarihan ng aksidente, ay wala ni isang tulong ang agad na sumaklolo sa kanila. 2 araw ang lumipas, dali-daling bumangon itong si Clarissa galing sa pagkahiga at nagtaka siya kung bakit nagising na lang ito siya sa isang kubo. At iniinda pa rin niya ang pagsakit ng ulo nito, sanhi ng nangyaring aksidente. At bahagyang parehong walang maalala itong si Clarissa at Ramon sa kung anong nangyari sa kanila. Maswerte ito mag-asawa dahil sa oras na yon, nang naaksidente ang mga ito'y merong mag-inang napadaan sa lugar na iyon. At ginawa ng mga itong tulungan itong si Ramon at Clarissa. 1 buwan din ang pinamalagi ng mag-asawa sa bahay ng mag-ina. At sa panahon na nandun itong si Clarissa at Ramon at nagpapagaling, ay natutunan nila ang payat na pamumuhay ng mag-ina at kung paano nila binubuhay ang kanilang sarili sa pang-araw-araw. Nagawang maging masaya nitong si Ramon at Clarissa sa piling ng mag-ina. Ngunit isang gabi, habang kumakain ang mga ito, ay bigla na lang napaiyak itong si Clarissa
habang tinitignan itong mag-ina. Yun pala ay bumalik na ang alaala nito. At ang unang bumalik sa isipan niya ay kung paano niya binaliwala ang mag-ina sa oras na humihingi sila ng tulong sa kanila. Umagos ang mga luha nitong si Clarissa sa gabing iyon at humingi siya ng tawad sa mag-ina. Wala po yun, ma'am. Naiintindihan po namin kayo. Ang importante po ay nakatulong din po kami sa inyo kahit papaano. Masaya po kami ng anak kong sa wakas ay bumalik na ang alaala nyo. Tugon naman ni Rosa habang nakatingin sa anak niyang si Laylay. Matapos na sabihin iyon ni Rosa, ay napayakap sa kanila itong si Clarissa. Pagkasunod na araw, ay bumalik na sa dati nilang buhay itong si Clarissa at Ramon. At ginawa nilang tulungan itong si Rosa at Laylay. Ginawa ng mag-asawa na doon na sila patirahin sa bahay nila at pinag-aral nila itong si Laylay. At tinuring na nilang kaparte na ng pamilya nila itong mag-ina. At simula sa araw na yon, ay nabago ang takbo ng buhay nitong si Rosa at Laylay. At sama-sama silang masayang namumuhay. Mga ka-explorers, hindi ibig sabihin tumutulong tayo sa iba ay magiging exempted na tayo sa mga problema. Palagi po nating tatandaan na ang paggawa ng kabutihan ay hindi magbibigay sa atin ng siguridad na ang buhay natin ay magiging payapa.